Good morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang lesson natin ay tungkol sa mga angles na nasa circle tulad ng central angles, inscribed angles, at mga angles na nabubuo ng mga chords, secants, and tangents. So simulan na natin. So ang una natin ay tinatawag na central angle. From the word itself, central, ibig sabihin, yung angle natin na form, yung pinaka-vertex niya, doon mismo sa center ng ating circle. So, suppose meron tayo ditong angle ABC. So, paano ba natin makukuha ang measurement ng angle given yung measurement ng arc? So, halimbawa, ang ating arc, let's say, ay 80 degrees. So, ano ang measurement ng ating angle? So, central angle, sabi, ang measurement ng central angle is equal doon sa kanyang intercepted arc. So, kung meron tayo ditong 80, so that means ang ating angle ay 80 din. So, same sila. Equal silang dalawa. So, ganun lang siya kasimple. So, pwedeng maligtad. Given yung angle, hahanapin natin yung arc. Hindi kayo magsosolve. Kokopyahin nyo lang siya kasi pareho lang sila. Okay? Next. So, yung second type natin ay tinatawag na inscribed angle. So, kapag sinabi naman inscribed angle, yung angle natin, yung pinaka-vertex, ay nasa mismong circle. So, paano natin malalaman itong measurement ng angle na to? So, we have angle ABC. So, measurement ni angle ABC ay half ng measurement ng intercepted arc. So, sa given natin, yun yung arc AC. So, kalahati daw ng measurement ito, yung angle. So, halimbawa, ang arc natin, let's say ay 100 degrees. So, para makuha si ABC, kukunin lang natin yung half ng 100. So, half ng arc, which is 100, kalahati ni 100, that will give us 50 degrees. Therefore, si angle ABC ay 50 degrees. And vice versa. Nakapag-given naman yung angle para makuha yung measurement ng intercepted arc, i-multiply naman natin siya sa 2. So, opposite naman ang gagawin natin operation. So, ganun lang yung inscribed circle. So, this time, punta naman tayo sa chord angle. Paano ba yun? Okay, so dito sa ating illustration, meron tayong dalawang chords. So, yung AD and EC. Wherein, na-form natin yung angle na ABC. So, ang question is, paano natin kukunin yung measurement ni angle ABC? Ito siya. Given yung measurements ng dalawang arcs, yung intercepted arc ni ABC, which is yung AC, halimbawa, si AC ay 100 degrees. And then yung nasa kabila na si ED, let's say ay 80 degrees. So, anong formula ang gagamitin natin? So, to get yung measurement ni ABC, ang gagawin lang natin is, kukunin natin yung half ng sum ng dalawang arcs. So, measurement ni AC, ni arc AC, at saka ni arc ED. Yan. So, ito yung formula natin. 1/2 times the sum of arc AC and arc ED. So, isolve na natin si angle ABC. So, we have here 1/2. I-plug in natin si AC, which is 100. I-plus natin yung measurement ni arc ED, which is 80. So, solving this one, we have 1/2, 100 plus 80 ay 180. Kalahati ni 180, that is equal to 90 degrees. So, therefore, ang measurement ni angle ABC ay 90 degrees. Now, since apat ang ating angles sa loob, kunin na rin natin yung natitirang measurements ng tatlo pang angles. So, si ABC at saka si EBD ay vertical angles.
Kapag sinabing vertical angles, equal ang measurements nila. So, kung 90 yun, 90 rin to. Yan. Now, paano naman makukuha yung measurement ng dalawang natitira? So, kung mapapansin nyo, straight line siya. Si AD ay straight line, wherein, na kay AD, yung dalawang angles. Ito, si ABD, si EBD, at si EBA. Yan. At, ang angle na napoform ng straight line ay straight angle, which is equal to 180 degrees. So, kung itong buo na to ay 180 degrees, i-minus natin si 90. So, therefore, ang measurement ng kabila ay 90 rin. And then, vertical sila. Therefore, this is also 90 degrees. Okay? So, ganun yung ating chord-chord angle. Next, punta naman tayo sa tangent chord angle. Okay, so we have tangent chord angle. So, dito sa ating illustration, itong BC, ito yung ating tangent. Wherein, tinatouch niya yung circle sa isang point lang, which is at point AB. Ay, point B. And then, si AB, ito naman yung ating chord. Now, paano natin makukuha yung measurement ng angle ABC? So, ito. So, measurement ni angle ABC na na-form ng chord at saka ng tangent. So, to get yung measurement ng angle ABC, ito ay half ng intercepted arc. So, ano ba yung arc natin dito? Ito, itong arc AB. Ayan, yung paikot na yan. So, arc measurement ni arc AB. So, kalahati niya. So, halimbawa, kung ang arc AB natin, let's say, ay 120 degrees. So, kung ang AB natin ay 120 degrees, ano kaya ang measurement ng ating angle? So, solve natin. So, 1 half ng arc, which is 120, kalahati daw ni 120, kapag sinolve, that will give us 60 degrees. Therefore, ang measurement ni ABC, ni angle ABC ay 60 degrees. Kalahati lang ni arc AB. So, ganun lang siya kasimple. So, next, punta naman tayo sa secant angle. So, paano ba natin makukuha yung measurement na angle formed by two secants? So, eto. To illustrate yung secant-secant angle, meron tayong dalawang secants. We have yung segment AB and then yung segment CB, wherein na-form yung angle ABC. So, paano natin kukunin yung measurement ni angle ABC given ang measurements ng dalawang arcs natin? Si AC and si DE. So, ang formula natin is, siya ay 1 half ng difference ng dalawang intercepted arcs. So, simulan natin sa mas malaking arc na AC. Measurement of arc AC minus yung measurement ni arc DE. Yan. So, ulitin ko ha. So, ima-minus natin yung dalawang arcs. I-divide sa 2. Iyon ang magiging measurement ng ating angle. So, plug in natin yung mga values. So, 1 half. Si AC ay 100. Minus si DE ay 40. So, kapag sinubtract si 100 at saka si 40, it will give us 60. And then, yung kalahati ni 60 ay 30. So, therefore, ang measurement ni angle ABC ay 30 degrees. So, itong angle na to ay 30 degrees. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Next, punta naman tayo sa secant tangent angle. So, paano ba yun? Okay, para illustrate sa secant tangent angle, so, meron tayong illustration na kung saan ang ating secant ay yung segment na AB.
And then, ang ating tangent ay si CB. So, kapareho lang ng formula para sa pagkuha ng angle, yung secant tangent, yung secant-secant kanina. So, same lang din siya. So, para makuha natin yung measurement ni angle ABC, ang gagawin lang ulit natin is, ima-minus natin yung measurements ng dalawang intercepted arc, and then i-divide sa 2. So, we have 1 half, and then, yung first intercepted arc natin, yung mas malaki, which is, yung measurement ni AC, minus yung measurement naman ni DC. Yan. So, let's say, ang ating value, ang ating AC ay 130 degrees. And then, ang ating DC ay 70 degrees. Ano kaya ang magiging measurement ni angle ABC? So again, so ang gagawin natin, plug in natin yung mga values nila. 130 minus 70. So, i-subtract natin to before natin kunin yung kalahati. 130 minus 70 ay 60. I-divide natin sa 2. So, that will give us 30 degrees. Therefore, ang measurement ni angle ABC, eto, tong angle na to ay 30 degrees. Dito natin ha. I-subtract yung dalawang arcs, yung intercepted arcs. 130 minus 70 is 60. Then, i-divide sa 2. That is equal to 30 degrees. So, ganun lang siya kasimple. Now, punta na tayo sa ating last, which is yung tangent-tangent angle. So, paano naman yon? So, sa given natin, meron tayong dalawang tangents. Si AB at saka si CB, wherein na-form nila si angle ABC. So, paano natin kukunin yung measurement ni angle AB? C. So, dito, gagamitin natin yung major and minor arcs. So, halimbawa, ang given sa ating major arc, eto, let's say ay 220 degrees. Yan. So, from A through C, lagyan natin dito ng isa pang letter para hindi tayo malito. So, let's say this is X. Yan. So, si arc AXC ay 220 degrees. Hala, yun lang ang given. Paano natin makukuha yung measurement ng ating angle? So, remember na dito sa circle, kapag kinuha natin yung measurement niya, isang buong rotation, isang buong circle ay equal sa 360 degrees. So, kung mula rito hanggang dito kay C, gantong ikot natin, that is equal to 220. Therefore, itong natira, itong ating minor arc, yung mas maliit, isusubtract lang natin si 360 at si 220. Minus 220, this will give us 140 degrees. So, therefore, ang ating minor arc, si arc AC, ay 140. So, kapag inad mo ulit silang dalawa, again, ang isang buong circle ay equal sa 360 degrees. So, ayan, dalawa ng measurements ng ating mga arcs. Paano natin kukunin yung measurement ng ating angle? So, katulad din ni secant-secant at ni secant-tangent, wherein kukunin natin yung kalahati ng difference ng ating dalawang arcs. So, ulitin ko, ang formula natin, 1 half ng measurement ng ating major arc, which is AXC, minus yung measurement ng ating minor arc na AC. Yan. So, ima-minus natin silang dalawa, and then i-divide sa 2. Ganun lang kasimple. So, 1 half. Ano si major arc? 220. Minus measurement ni minor, 140. So, i-minus yung dalawang number, 220 minus 140,
That will give us 80. Kalahati ni 80, the answer is 40 degrees. Therefore, ang measurement ni angle ABC, ito, tong angle na to ay 40 degrees. Yan. Actually guys, yung mga binigay ko sa inyo mga concepts, yun yung mga basic. So, pwedeng sa test nyo or sa module nyo, balibaligtad yung given. Halimbawa, nawawala yung isang arc or yung isa pang arc, given yung angle. So, magde-derive na lang kayo ng formula. Basta, ang mahalaga, ifa-follow nyo yung main concept, yung main formula natin. Okay? So, that's it for today, guys. Kung natuto kayo na nakatulong ang aking video sa inyong test, sa inyong module, kindly give me a like para i-share to ni YouTube sa iba. So, that's it for today. Paalam!